ito po ang buhay. Ang buhay po ay tayod po siya ng lubi. Welcome back mga kachapsoy sa aking YouTube channel. At ngayon ay nandito tayo ngayon sa Barangay Aruganga para balikan natin yung ginagawang paglulukad dito ng aking kapatid at ng kanyang mga kasamahan. Tara mga kachapsoy. Huwag ka lang mag-alaala. Ayan mga kachapsoy, malapit na tayo at ang dinig po natin ay nasa ikalawang bahagi na po sila ng paglulukad o pagkukupra, at ito po ay yung pagtatanggal ng bunot o yung tatawag na saway na pamunot. Ayan, tara. At ayan mga kachapsoy, nandito tayo ngayon, ipapapatuloy natin yung ating coverage sa paglulukad. At ito nagbubunot na o. Natagal sa pagbubunot yun si. Huwag ka dyan mag-alaala. So ito, sinatanggal na po yung tayod. Nagbubunot na po. Pagbagtakin na. Pagkatapos bagtakin, luunin. Matik na tagal. Tapos yung pinalakin din sa pagkakalukad o kumpra. Ayun o, ang dami. Tansa ko, mga milyan. Million dollar. Tara mga kachapsoy, libot tayo dito sa unahan. Kaya ikaw ang pinibit yun. Mga kachapsoy, noong nakaraang vlog natin, dito mo kami sa Magaya, bawat ko dito ay Tarugga. Tapos yung kasakay naman ito, nadagdagan lang ng ulo. Ito po si Tok. Shoutout ka pala sa kapatid ni Sir Bumer. Kuya Gary. Sa ating mga nagbubunot dyan. Ayun po. Si Kuya, shoutout sa inyo. Masipag po sila mga kachapsoy. Sa Manila, i-shoutout mo na. Kapit sa Rami. Tumabig, sakit. Pakyaw, isaw tao si nanay, di ba? Tira na ka, tira na ka. Isaw tao sa mga ibulin. Hoy! Bago, isaw tao niyo mga nanay. Si kulang si nanay, di ba? Hehehe. Ayan, mga kachapsoy. Mabuhay po ang lahat po ng mga magsasaka sa buong mundo, lalong-lalo na po dito sa Pilipinas. At dahil po sa inyo, marami pong produkto ang nagagawa mula sa kupra o sa lukad na inyong pinagpapaguran mga kachapsoy. Mga pereneng ko kabugos, ay kabuk, same tansya. 6,000? Grabe yun. Ang dami, 6,000 daw. 6,000 piraso mga kachapsoy. Ayan mga kachapsoy, nasa ikalawang bahagi na po sila ng pagkukupra. Ito yung pagtatanggal ng balat sa baon ng nyog. Pagkatapos nito ay bibiyakin na yan at isasalang sa apoy para maluto mga kachapsoy. Pagkatapos namang maluto mga kachapsoy ay tatanggalin yan sa bao at ibibilad para gawing kupra. Sino kaya itong nakatago? Mga kachapsoy, sino kaya yung nakatago? Shoutout sa kanya, taga Barangay Tarosan po yan. Mga kachapsoy.
Ang taas na ng tambak ng binunot, oh. Ito po dito yung sakahan, oh. Ang lawak mga kachapsoy. Mga kachapsoy, may papakita ko sa inyo. Andito. Oh, ayan. Ayan mga kachapsoy. Ito po ang ulingan. Karaniwan po itong ginagawa sa mga sakahan. Naghuhukay po sila ng maliit na hukay sa kanilang mga sakahan. At dyan po niluluto yung uling. Dyan po gumagawa ng uling yung mga magsasaka mula po sa mga bao ng nyug na kanilang ginamit sa paglulukad. Ayan mga kachapsoy, oh. Mababa lang po yung ano, yung ulingan. Ayan mga kachapsoy, dahil mainit po yung panahon, nilalagyan po ng tulda ang lugar na pinatatrabuhan ng mga magsasaka para po maibsan kahit paano yung alinsangan na kanilang nararamdaman. Trivia po tayo mga kachapsoy. Ito pang mga nagbubunot na ito o mga nagtatanggal ng balat ng nyug sa bao ay binabayaran po sila piraso by piraso ng may-ari ng lupa sa kanilang serbisyo. Ayan mga kachapsoy. At ayan mga kachapsoy, dahil karaniwan ngang nasa malalayong lugar yung mga sakahan, nasa mga bukirin, ay nagdadala na po ng mga pagkain o baon yung mga magsasaka para po hindi po sila mahirapan sa paroot parito para kumuha ng pagkain o maiinom na tubig. Ayan o, nandito yung kanilang mga baon. Ito po mga kachapsoy, ang karaniwang tanawin sa mga bukirin, ang mga pagpapagal o pagpapagod po ng mga magsasaka. Kaya nakakaawang tingnan o isipin mga kachapsoy na minsan ganito po kahirap yung kanilang pinagdadaanan para po makagawa ng kupra, pero ang mura-mura po ng bili ng kanilang kupra. Karaniwang nasa 20 plus lang po yung kilo, at ang dinig ko sa ngayon ay inaabot lang po ng 22 daw po yung kilo ng kupras dito sa lawang Northern Samar mga kachapsoy. Ang lawak ng bukirin o sakahan na ito mga kachapsoy ay humigit kumulang sa 20 hektarya, kaya daw po umaabot minsan ng 20,000 nyug yung kanilang nakakuha at ginagawang lukad. Kaya po mantakin nyo mga kachapsoy, ganyan po kahirap yung pagtatrabaho ng mga magsasaka, dahil mano-mano po nilang tinatrabaho po yan mga kachapsoy. Mula po sa pagkukuha ng nyug hanggang sa pagluluto hanggang sa pagbibinta mga kachapsoy. Nung mga bata pa po kami mga kachapsoy, karaniwan na po sa amin ang trabahong ito, tumutulong kami sa paghakot ng nyug, pati din po sa pagtatanggal ng laman ng nyug sa bao at sa pagbibilad mga kachapsoy. At syempre, kapag nabenta na po mga kachapsoy yung lukad, nabibigyan naman po kami ng piso. Ayan na. Dito talaga kami excited mga kachapsoy sa part na to. Yung pagbibiyak ng nyug, dahil inaantabayan na namin yung ano, yung tatawag na buhay. Yung laman ng ano, laman ng nyug. Ayan na mga kachapsoy. Ang tawag po dyan ay buhay. Ito po ang buhay. Ang buhay po ay tayod po siya ng lubi. Tamang pagkain ng buhay. Sir. Wow! Wow!
sabik na sabik si Tok sa ano, sa buhay. Ayan ho. Iba pala to. Handa rin sis. Tagi daw ako sa'yo. Pepa. Sa'yo na sa'yo. Ayan, pakulo tala sa mga kachapsi. Ayan mga kachapsi ho. Sa'yo. Lama. Lama.